ang ginawang hakbang ng Golden State Warriors? Yan ang ating pag-uusapan. So sa ngayon ay masasabing walang duda na hirap talaga ang GSW na isecure ang playoff spot. Isang malaking dahilan dito ay palagi na lang silang hindi kompleto sa kanilang mga laban ngayong season. Ganun pa man, marami pa rin naman ang nagtitiwala sa kanilang kakayahan na kaya nila ang season na ito. Dahil andyan pa nga po sa team sina Curry, Klay Thompson at Draymond Green. Dyan pa lang, sabihin nating lalaban ang grupong ito. Na alam naman po nating lahat na ang tatlo ay subok na talaga, hindi basta-basta ang experience nila. Kaya isa ito sa dahilan kung bakit hindi maalis ang tiwala ng karamihan para sa Golden State Warriors. Sa ngayon ay hawak nila ang rank number 6 sa kanilang division, pero hindi pa nga po kampanti ang karamihan sa kanilang position ngayon. At ang hawak nilang win-loss record dahil sobrang dikitan lang sa standing sa Western Conference. Sa madaling salita, 3 o 4 na sunod na talo lang ay panigurado ang layo ng babagsakan ng kupunan sa ranking. Kaya hindi dapat na magtatalo pa sila sa kanilang mga sunod na paparating pang mga laro. Samantala, dumako na tayo dito sa pumutok na bagong balita na kinumpleto na ng Golden State Warriors ang kanilang 15 roster papuntang playoffs. So breaking news po ito mga kaibigan, kinuha na ng Golden State Warriors si Anthony Lamb. Sa madaling salita, sulit na makakasama na nila si Lamb sa mga bawat laro ngayong season. Well, ito na nga po ang huling aksyon ng Warriors, talagang hindi na sila kumuha ng isang legit na sentro. Kampanti na siguro sila kung sino-sino ang kanilang mga player ngayon. Para sa akin, ang Golden State Warriors ay subok na rin po sa kanilang mga ginagawang desisyon noon pa lang. Kaya ang pagkaintindi natin dito ay hindi na nila kailangan ng sentro. Siguro tayo lang ang nahihirapan para sa kanila. Kayo, anong masasabi nyo dito sa ginawang aksyon ng Warriors front office? I-comment lang po yan si Babatakin pong babasahin yan. Maraming salamat po.